Sabado sa Huwag Kukurap. Tatlong kwento ng katatakutan batay sa librong True Philippine Ghost Stories. Bigyan mo ako ng mysterious ng ngiti. Posible kayang magbalik ang isang yumao para tuparin ang kanyang natatanging ambisyon? Mukhang sariwa pa to. Isang anatomy professor, sinalakay ng bangkay. Pinabayaan mo anak ko kaya siya namatay. At pabayang doktor, pinagmultuhan ng pasyente niya sa loob ng isang elevator. Totoo kayang kahit namatay na ang isang tao, nananatili pa rin buhay ang kanyang pangarap? Ganito ang nangyari sa isang babaeng minsang nag-ambisyong maging isang sikat na modelo. Hirap na kami maghanap ng modelo para sa isang multimedia ad campaign na hawak ko. Halos naubos na naming lahat ng mga female models na pinadadala ng mga talent agencies, pero hindi pa rin namin mahanap ang perfect girl para i-represent ang produkto ng client namin. Hi! I'm Lourdes, and I am the model you're looking for. Isang tingin nyo lang sa mukha ko at mabibili na ng mga customer nyo ang inyong produkto. Next! Virginia Lirasan po. Bata pa lang po ako. Gusto ko nang maging model. Kaya kunin nyo na po ako. Parang awa nyo na. Next! Socorro Gomez. I will dream, I will believe, and I'll survive. Makikita nyo, ako na next image model nyo. Tama na to, naku, itigil na to, ha? Pero, sandali lang po, Derek, kasi kailangan na talaga natin makahanap ng modelo para sa ad campaign, kung hindi... Alam ko, hindi mapapunta sa atin ang project na to. Opo. Sigarilyo lang ako, ha? Pagbalik ko, dapat meron ka ng talent dyan. Naku, umanap ka na iba! Miss? Excuse me? Hi! Andito ka ba para sa audition? Halika na! Magsisimula na eh! Nag-register ka na ba? Anong name mo? Rowena. Ano? Rowena po. Pwede pakilakasan mo yung boses mo. Kasi bawal lang mahihain dun eh. Nininervous ka ba? First time mo bang mag-audition? Ano ho kasi, iba yung pakiramdam ko sa lugar na to. Natatakot ako, para bang kinikilabutan ako kanina pa eh. Huwag ka namang manakot. Halika na! Miss, halika na! Rowena, tingin dito sa camera. Yan, ngiti ka, ngiti. Bigyan mo ako ng mysterious na ngiti. Yan. Titig ka, ang gala, gale. Sige pa, side view naman, sa side view ka. Kayan. Yan, ngiti eh. Tingin. Yan. Okay. Sige pa, sa kabilang side naman. Tingin dito. Yun. Very good. Rowena, very good! Thank you po, Derek. Thank you. Gusto po ba ninyo gawin ko ulit yung cheer dancing routine na ginawa ko kanina? Hindi na. Kasama na yun sa binitiar mo kanina. Alam mo, hindi ko dapat sabihin to sa'yo, pero sa palagay ko, ikaw ang ipupush ko sa ad campaign na to. Talaga po, Derek? Naku po, maraming salamat po, Derek. Naku, salamat po. Okay, huwag ka na magpasalamat. Alam mo, muntik na nga kami sumuko dahil wala kaming makuhang spokes model para dito sa ad campaign na to. Mabuti na lang dumating ka. Eh, paano ho yun, Derek? Kailan ho yung start ng shoot natin? Kasi kailangan ipakita ko muna sa kliyente yung BTR mo at saka yung litrato mo. Pero formality lang yan. Ikaw ang ipupush ko dito. Talaga po, Derek?
Thank you po, Direk. Alam niyo po, matagal ko ng pangarap maging modela. Ngayon, sa wakaso, talaga matutupad na yung pangarap ko. Regine, tawagin mo mga ibang models. Dali, para sa group picture, ha? Direk, talaga po bang kailangan pa yun? Kailangan para pag nakita ng client, kasama mo yung ibang mga babae, angat ka sa kanila. Sige. Regine, asan na yung mga girls? Dali, dito ka. Ayan, ha? Dito. Pagitan niyo si Rowena, ha? Ayan, dito. Hoy, kung naman silang picture. Oh, ngiti. Tingin sa camera, ha? Ngiti. Yan, yan. Smile. Yan. Oh, yung kabilang side naman. Yan. Yan. Direk! Direk, may problema po tayo. Ano? Ito. Ba't ganito to? Asa si Rowena? Hindi ko nga po alam eh. Kasi po, lahat po ng litrato ni Rowena, ganyan na nangyari, hindi nag-register. Pero po yung mga ibang nag-audition, okay naman po lahat. Sige, baka magagawa mo lang ng paraan yan. Hindi, Direk. Tingnan niyo pa po ito, oh. Baka kasama si Rowena sa grupong to? Opo. Bakit wala? Alam mo, tingnan mo yung VTR niya. Tapos doon mo nalang i-capture yung picture niya. Pagkatapos ng babaeng yan, nag-audition si Rowena. Opo! Bakit hindi nag-register ang mukha niya? Direk, di mag-audition na lang po tayo ulit? Hindi! Sabihin mo dyan sa agency na yan, ayoko na nito, ha? Humanap na kayo ng ibang director! Ay, mauna ka na, naiwak kayo sigarilyo ko. Sige po. Ayon sa mga kwento, isang dalagang nangangalang Rowena ang namatay noong 22 years old pa lamang siya dahil sa sakit na cancer. Hindi niya natupad ang pangarap niya na maging isang sikat na modelo. Kaya may mga nagsasabing nagpupunta pa rin siya sa mga audition. Nagbabaka sakali kahit matagal na siyang patay. Pag ang isang tao namatay at matindi ang hangarin niya, matindi ang belief and intention, babalik at babalikan niya yan hanggang masatisfy yung hangarin niya, kahit patay na siya. So in this case, yung female model na bumabalik, she uses more of, nag-a-align siya sa frequency ng mga tao sa paligid niya to actually show herself to the minds of the people. Pero hindi niya pinapakita yung sarili niya on things that don't have a mind, a frequency, like the camera and ano. It depends on the model kung anong gusto niyang pakita. Gusto niya magpakita sa mga tao, pero sa video, hindi. Trabaho ng anatomy professor na turuan ang mga magdodoktor tungkol sa katawan ng tao. Pero kung minsan, dahil paulit-ulit na nila itong ginagawa, tila nakakalimot na sila na dapat pa rin bigyan ng respeto ang bangkay ng isang yumao. Ilang taon na ako nagtuturo ng anatomy, kaya wala nang epekto sa akin ang makakita ng mga bangkay ng taong pinag-aaralan ng mga estudyante ko. Kaya kong magstay sa laboratory ng buong gabi na may bangkay sa likod ko. Wala ako naman ako nararamdaman kakaiba. Pero noon, yun. Sir, di ba kayo natatakot? Bakit naman ako matatakot? Eh, patay na yan. Kahit anong gawin ko dyan, hindi nagaganti sa akin yan. Baguhan ka pa nga. Bale, masasanay ka rin. Sir, ganyan ba talaga yung ginagawa niyo sa mga bangkay na dinadala dito? Oh, eh bakit? Mas grabe pa nga yung ginagawa ng mga estudyante dito eh. May pipirma pa ba ako dyan? Ah, yes sir. Ito po. Paano po sir? Kakain muna ako sa labas. Kapag may kailangan po kayo,
Tawagin nyo na lang ako. Sige, sige. Doon ka na sa pwesto mo kumain. Kasi sir, nawawalan ako ng gana pag dito ako makain malapit sa lab eh. Bakit? Eh ako nga nakakakain ako sa tabi nito eh. Kung gusto mo, gagawin ko pa tong lamesa. Oh, ano? Ha? Kaya na, kumain ka na. Sumabay ka na sa akin. Gusto mo dito kumain? Thank you na lang, sir. Sarap. Takutin mo pa ako, ha? Dati na akong takot. Sanay na ang isang anatomy professor na makasama sa laboratoryo ang mga bangkay na pinag-aaralan ng kanyang mga estudyante. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan ang mga susunod na pangyayari. Teka, Tito. Tito, Tito. Nakita ko kanina, nakatayo dyan sa kinatatayuan mo. Sir, wala naman ah. Pero nakita ko kanina eh. Show ba yung nakita nyo nakatayo dito kanina? Sir, mabuti pa siguro. Umuwi muna ako kayo. Masyado na kayo napapagod kaka-overtime nyo. Sa mga lapis ko. Sir, I'm sure may explanation yung nangyari kanina. Tsaka sir, kailangan ko nang bumalik. Duty pa ako. Teka, hintayin mo na ako. Tatapusin ko lang ito. May hinahanap lang ako eh, oh. Sir, ano bang ikinakatakot nyo? Eh, hindi na naman gagalaw itong bangkay na to. Kung gusto nyo,
Papatong ko to dito. Para pag gumalaw tong bangkay na to, matutunugan nyo. Pero sir, puyat lang yan. Ano na ako? Uy, sandali, sandali! Nasaan na ba yun kasi? More likely, it's 95%. It's not possible. Mas mataas ang probability nito na dahil sa pagod, dahil sa puyat nung subject, nung doktor, at sa suggestive themes na binibigay ng mga tao sa paligid niya, dahil hindi lahat ng tao sanay sa mga patay at sa pagkalikot sa katawan ng mga patay, subconsciously, pumapasok yung imagination, hallucination na tumatayo yung cadaver, ginagantihan siya, because deep inside, may konsensya pa rin siya, pero tinatago lang niya. Ang paggalang sa katawan ng tao, kahit wala na itong buhay, ay isang bagay na dapat laging isaalang-alang, lalo na ng mga dalubhasang humahango ng bagong kaalaman mula sa pag-aaral ng mga bangkay. Ang ospital daw ay isang lugar na lagi nababalot ng malalakas na emosyon. Tagpuan kasi ito ng buhay at kamatayan. Kaya hindi katakatakang maraming kababalaghan ang nangyayari dito. Tulad na lang ng isang kwentong nasagap namin galing sa isang pribadong ospital sa Metro Manila. Kunin niyo vital signs pagdating natin. More than 10 years na ako nagpa-practice ng medicine. Sa trabahong ito, dapat lagi ka rong may puso. Pero minsan, nakakapagod na rin mag-asikaso sa mga charity cases. Gaya ng ginagawa ko ngayon. Alam mo nang hindi ka mababayaran. Inaasahan pa ng mga tao na gumawa ka ng milagro. 1, 2, 3. Dok, gawin niyo lahat, Dok. Parang yung nangawa. 1, 2, 3. Dok! 1, 2, 3. Hindi na rin ngayon ako. Gawin niyo pa rin, Dok. Dok, ang anak ko. 1, 2, 3. Dok. 1, 2, 3. Ang anak ko, Dok. Dok, ano na nangyari, Dok? Dok, ano na nangyari? Wala ngayon. Dok, baka pwede pa natin tagalan ng... Patay na yan! Mas marunong pa kayo sa akin, ha? Dok! Dok? Yes? Ako po yung nanay ng bata. Sinong bata? Marami akong naging batang pasyente. Dok, yung sa ER, ano po ba talaga nangyari, Dok? Mrs., wala na ho talaga. Ngayon, kung gusto nyo, kunin nyo yung chart ng bata para makita nyo ang lahat ng ginawa namin sa kanya. May asik kasi yung bata. Dok? Naman? Pinabayaan mo anak ko, kaya siya namatay. Napanaginip ako siya kagabi. Galit na galit siya sa'yo. Ano ang sinasabi mo? Pinatay ko anak mo? Oo, pinatay mo. Bakit pinatay mo anak ko? Girl! Pinabayaan mo sana!
ay naghirap sa inyo sa mamang mam! Totoo yun! Wala kayong alam! Nakita ko kagabi! Klase ng doktor! Pasaran ka na ng pabuhayin mong mga tao! Binatay mo! Binatay mo, doktor! Kundi dahil sa tatandaan mo, gagantihan kita! Tatandaan mo, gagantihan kita! Meron ka pang katapatan! Di ba tayo tapos? Buksan mo ito! Sakay yung bata sa elevator. Patay na yun. Yung batang yun. Paano nyo nasabi yan? Ako, attending physician niya. Namatay siya. Nakita mo yung red tag na nasa pulso. Kinakabit lang yun sa mga namamatay na pasyente. Red tag? Tulad nito? So about the elevator, actually, it's more hindi siya based on reality talaga. Gawa-gawa lang ito ng mga very imaginative people dahil meron lingering fear. Lahat ng tao may takot yan sa pagpumasok ka ng elevator mag-isa. Hindi mo alam kung anong nasa kabila. Kaya to, buhat sa takot na yon, nagsimula yung storya ng setting sa ospital, ng mga patay sa loob na pumapasok. And it's just something to scare people. Pananakot lang yon, hindi yun talaga katotohanan. Actually, kung may nakikita man sila dito talaga, it's a girl, around 21, mga second year or first year college. She actually killed herself because buntis. Hindi niya malaman kung paano sasabihin sa parents niya. And nung buntis siya, and malaki problema, this is where she comes. Dito siya nagpupunta para ilabas niya sa mga loob because she doesn't want anyone to know that she has a problem. Tinatago niya sa loob niya. And eventually, bumigay. Pakamatay. So, pag may manifestation, dito siya dahil dito siya, she feels safe sa loob na to. Buksan ang ating isipan. Harapin ang ating mga takot. Dahil sa isang iglap, may hiwaga magaganap. Kaya, huwag kukurap.